12 oras nang nasusunog ang makasaysayang gusali ng Manila Central Post Office sa Luton, Maynila. Pahirapan pa rin ang pag-apula sa apoy na kumalat na sa buong gusali. Para sa update, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mula kaninang alas 7.22 ng umaga, nananatili pa rin sa far under control itong nangyaring sunog dito sa PhilPost sa Maynila. At makikita nyo nga sa aking likuran, talagang bakas pa yung pinakamatinding inabot nga ng sunog dito sa naturang building. At actually sa mga oras ito, umuusok pa rin yung ilang bahagi nitong naturang gusali. Pahirapan, gaya nga na sinabi mo, yung nagiging pag-apula sa apoy. Kaya nga gumagamit na rin ang maraming mga fire fighters dito ng tinatawag na self-contained breathing apparatus. Ito yung mga parang tangke na oxygen para sila yung makahinga sa loob. Paano ba naman sobrang init at talagang sobrang talagang mahirap mapasok yung loob dahil sobrang kapal daw ng usok. Yun yung pinaka-description sa atin ng Bureau of Fire Protection. Kaya naman sila'y nahihirapan. Alam naman kasi natin na pawang mga combustible materials daw yung laman nitong gusali. Karamihan dyan, mga papel, mga dokumento, particularly mga parcels and other artifacts na talaga namang natupok nga ng apoy na mas nagpapalala sa kapal ng usok dito sa loob. Sa ngayon, patuloy pa rin inaapula ng mga bumbero itong sunog na nangyari nga dito sa PhilPost. Cheryl. Mon, tukoy na ba kung paano nag-umpisa o saan nag-umpisa ang sunog? Tukoy na, Cheryl, kung saan nag-umpisa o nagmula yung apoy. No? Ang sinasabi nila dito, yan ay sa basement area. Yung tinatawag nga na General Services Division, kung tawagin nga dito sa lugar, General Services Office in particular. Yan ay sa basement nitong naturang PhilPost building. Pero in terms of ano kaya ang maaaring dahilan, ito ang hindi pa matukoy pa rin at ayaw pa rin muna magbigay ng pahayag ng Bureau of Fire Protection. Ayaw nila muna ma-preempt yung ginagawa pa rin nilang investigation. Pero bigyan ko lang kayo ng visual dito sa basement area na ito na tinatawag nga na General Services Offices na yan, Cheryl. Yan kasi ay mga pawang mga business documents ang nandyan, mga business letters yung nandyan sa area na yan na talaga namang very combustible o madali talagang kumalat yung apoy. Diyan yung sinasabi ng mga witnesses na una talagang nakitang nagsimula yung usok at yung apoy. At ito kasing PhilPost building na nasa likod ko, Cheryl, dalawa yung pinaka nananatili dito, no? Yung pinaka corporate center at yung Manila Central Post Office. Itong basement area kung saan nagsimula yung sunog, under ito nung Manila Central Post Office. Kaya naman karamihan sa mga documents, parcels, and other artifact na hawak po ng Manila Central Post Office ang pinaka natupok talaga ng apoy. Pero in other mga areas, hindi naman po yan apektado dahil may mga satellite offices naman ang PhilPost sa iba't ibang mga lugar. Cheryl. Pero meron man lang bang naisalba? To be honest, Cheryl, kausap natin yung Philippine General Manager, no, ng Postmaster General Manager dito sa area. Wala. No, lahat talaga ng mga sinasabing dito na nasa loob ng building, mapa documents, artifacts, maging yung mga stamps na binabalita natin, no, ng mga rare at talagang mga one of a kind, talagang kasama po sa natupok dahil pati yung museum at library nila, talagang natupok ng apoy. Hindi pa ito mapasok technically ng mga mag-a-assess nitong building, maging ng pinaka-officials ng PhilPost dahil nga patuloy pa rin inaapula yung sunog. Pero according to their analysis at saka talagang initial assessment, mukha talagang natupok ang lahat ng mga laman nitong PhilPost building. Cheryl. Wala bang nasaktan na o nasugatan mo? Meron, Cheryl, 7 ang sinasabing casualties para mga nasugatan nito. 5 mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, 2 naman ang mga volunteers. Yung isa doon, pinitignan pa or biniverify if it's civilian or fire volunteer. Sila yung mga nakaranas ng hirap sa paghinga, mga natapilok, at mga other related lamang na mga concerns. Pero other than that, wala naman nang naitalang other mga cases or injuries pa dito sa nangyaring sunog. Although nagpapatuloy pa nga rin yung pag-apula. Again, umabot ito sa general alarm. Kaya naman yung buong NCR, talagang hiningan na ng tulong para nga mabilis na maapula itong sunog, Cheryl. Kung sabi mo nga, Mon, ay lahat natupok, walang naisalba, ano ang official statement ng Manila Central Post Office, lalo na doon sa mga apektado nitong sunog na ito?
Ang sinasabi nila, Cheryl, they are trying to make it na talagang maging business as usual pa rin kahit papano, no, sa kanilang operasyon. Yung Manila Central Post Office, sila ay mananatili muna o magpapatuloy yung kanilang mga trabaho o gawain sa iba't ibang mga district offices ng Maynila. Habang yung corporate center, they are trying to build up a temporary office dito malapit pa rin sa PhilPost Building. Aabot kasi sa 300 million yung halaga ng estimate pa lamang yan, no, na damage dito sa nangyaring sunog. Wala pa dyan yung assessment dun sa mga historical artifact na mga nandito talaga sa loob ng building. At yung mga nasunog naman ng mga dokumento, mga papeles, mga parcels at maging yung mga government letters, wala na. Ang sinasabi talaga nila, sorry, dahil talagang wala naman may kagustuhan doon na nangyari dito sa aksidenteng ito, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.